So guys, magandang araw sa ating lahat. Andito na naman muli sa inyong harapan. Nag-iisa lang po ako, walang tao ngayon kasi umalis na malingki siguro, pero marami po akong gagawin. So ngayon po, maglilinis po muna ako ng gulay. So hindi ko, ito po yung red spinach. Ito po yun siya, red spinach yung tawag namin dito. Nakalimutan ko kung anong tawag natin ito sa atin doon sa Pilipinas. Pero ito po siya, nililinis ko po sa ngayon. So yan, samahan niyo po ako na maglinis tayo at sa ibang gawain ko mga guys. Maraming salamat nga pala sa pag-watch po ng video ko. Nawa po, kahit hindi ako masyadong magaling, pero sana i-like and sub nyo naman yung YouTube channel ko. Kung hindi naman, panoorin nyo na lang kahit hindi maganda. Pero yung nagsasalita, may mukha naman po, diba? So, salamat nga pala. O, since yun na, ano lang ako, medyo nasa mood lang po. So, ayan. Samahan nyo po ako at panoorin nyo po ang aking ginagawa. Ito po siya, nililinis ko po siya. Ang dami kasi, dapat gamitin ko na yung kamay ko kaso may sugat siya, ayan. So, inano ko na lang siya ng kutsilyo. Gamitin ko siya ng kutsilyo. Ayan. Pero ito guys, yung red spinach na to, red spinach, ayan ko pa po to, ibababad ko pa siya kasi nga, hindi pa siya malinis. Kailangan ibabad pa natin siya sa tubig para yung mga maliliit na uod ay maalis. So, ang pagluluto nga pala nito guys, ano lang siya, igigisa ko na lang siya sa garlic. Yun lang ang kadalasang luto namin nito. Igisa lang po siya sa garlic. Kung may mga bawang tayo, yun lang po. Madali. Simple recipe lang po siya, pero masarap. Healthy po siya. Kunting oil, tapos lagay po natin yung garlic, tapos ito na. After nyan, lagay po natin yung salt, o di kaya eh, maglagay tayo ng chicken powder at saka sugar. Dito kasi, ang hilig nila kasi dito, sa lahat ng mga ulam namin, kailangan may sugar. Hindi siya masyadong matamis guys, pero masarap siya. Yun ang pangpalasa kasi nila dito. Sugar ang pinaka first na ingredients nila pag magluto ng mga ulam. At saka yung asin, siguro makakabili kami ng kalahating kilo ng asin. Aabot na yata yun ng kalahating taon. Minsan lumampas na eh. Kasi hindi na kami masyadong gumamit ng asin. Bihira lang po. Pero pag ako, pag kami lang ng mga alaga ko, nilalagyan ko talaga ng asin. Kasi gustong-gusto kasi ng mga bata na malalasahan din nila yung asin. Eh, pagkasama namin yung amo ko, hindi po pwede. Kasi nga, laging asin sa labas, yung mga pagkain nila during lunchtime, medyo maalat. So, kailangan pagdating dito sa loob ng bahay, yung mga pagkain, hindi siya maalat. Kanina pa ako nito guys. Magliligpit pa ako doon sa labas kasi bago umalis ng alaga ko, kumain siya kasi may ano siya ngayon, training. So, hinatid siya ng ama niya at si among babae naman at saka yung alaga ko isa magkasama. Siguro mamimili sila sa supermarket. Ayun. Ito lang naman. Yan, medyo patapos na po ako, pero samahan niyo rin pa rin ako, ha? Sa mga baguhan pa lang po dyan, please subscribe Rishana Vlog. Click the notification bell for more update on my video.
And thank you nga pala sa lahat ng nanonood. Sana samahan nyo pa rin ako hanggang lumaki yung channel ko. Pasensya na nga pa rin pala kung bakit hindi ako masyadong nakikita ninyo sa mga live streaming. Because super busy po ako at saka hindi ko na asikaso lalo na pag ganitong oras, pag gabi. Andito na yung mga amo ko. Hindi din pwede na lagi akong nakahawak sa cellphone ko. Mahirap kasi guys pag hawak tayo ng hawak ng cellphone. May amo tayo. Baka yun pa yung dahilan na mapaalis tayo sa trabaho natin. Eh, ito yung nagbibigay talaga ng sahod sa atin. Yung mga amo natin ang nagpapasahod. Kaya, kailangan din may limitation tayo. Linisin ko muna to. Ito na lang lalagyan ko, medyo malaki siya. So guys, napakawawa naman yung balita nyo sa Taiwan, yung angkat na kabayan natin namatay, na daw sa sunog. Ganun talaga ang buhay. At saka anyway, may trending pala ngayon mga kaibigan, yung kabayan natin nanalo ng 15 million Hong Kong dollar. Wow, laki na yun. Talagang ang swerte. Pag inabot ka ng swerte, talagang hindi ka nalang makakapagod. Pag swerte mo na talaga na ikaw yung manalo. Bago natin siya ibababad sa tubig, maglinis po muna ako kasi kukunin ko yung mga hugasan sa table. Alam niyo, minsan naiinis ako. Minsan lang naman. Hindi mo alam kung saan ang gagaling yung mga marurumi. E, araw-araw naman akong naglilinis. Naglilinis sa sahig. Pero bakit kaya ang dami pa rin yung dumi? Araw-araw akong nag-vacuum. Ah, kanina hindi ako nag-vacuum. Pero kahit na araw-araw akong mag-vacuum, talagang marami yung mga alikabok na hindi mo ano kung saan ang galing. Hindi lang alikabok yung marurumi. Kailangan linisin ko muna para manatiling malinis po ang ating kusina mga guys. Kasi mamaya pagdating ni Amo, kakalat na naman yung kusina. Lalo na pag nasa supermarket siguro yun. Kumusta nga pala kayo dyan lahat? Balita ko na sa Pilipinas ang init-init pero dito sa atin ako
hindi mo alam. Parang wala ng summer. Lagi na lang siyang makulimlim yung araw dito sa Hong Kong. Yun. Ay, hindi ko mabukal. So, ayan guys, tapos na po akong naghugas at ngayon ibababad ko na po ito sa tubig. Ito siya. Para kasi, para maalis na po yung mga maliliit na bulate. Bulate din. Mga uod. So, ganun lang po yan guys. Ibababad po natin siya ng mahigit kalahating oras o kaya yung 1 hour. Kasi mamaya pa po ako magloto mga kwarto. So, 7:30 yun po. 7:30 to 8 pala. Ngayong 8 o'clock kasi magloloto pa. So, ilang oras pa po guys. So, ngayon maraming salamat po sa inyong pag-watch sa aking video. Sana po mag-iingat kayong muli. At see you sa next vlog ko po. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Thank you.